Hello, ako nga pala si Coach Rev, and yes guys, meron tayong panibagong video ngayon. Pero bago yun, syempre, gusto lang malaman nyo guys na merong paparating na malaking AXI tournament, and ang tawag dito ay Lunasian Beer League. Okay, so next year siya gagalapin, and ito yung mga details para sa kanya. So ito guys, no, ang qualifier date niya is January 6. Okay, and ang maganda dito guys, kasi alam naman natin na ang phase 2 na AXI Origins ay darating sa December 29. So technically, baka bagong meta na yung maging mga AXIs na ilalaban dito, no. And aside from that, meron din siyang 2,000 AXS na prize pool. Okay, so ngayon, kailangan nyo lang gumawa ng community gaming account and mag-register na kayo dito sa The Lunasian Beer League. So, i-follow nyo yung Big Yak AXI Club and Lunasian Society. And syempre, ako na rin. Wala siyang entry fee. So, ano pang hinihintay nyo guys? Sali na kayo. Buya! Hello, ako nga pala si Coach Rev. So, yes guys, panibagong AXI video na naman. And mamaya pag-uusapan natin kung play to earn is dead na nga ba guys. Pero bago ang lahat is mag-subscribe na sa ating YouTube channel. And don't forget to like this video for you to get updated every time na meron tayong mga balita. So let's start guys, we have in here, niretweet natin to LMJ question of the day. Ang sabi niya, what are your thoughts about AXI Infinity accessories, mechanic, and maraming mga tanong, no, interesting questions tayo na nakita, ayan, from Maro, and yeah, but what caught my eye is, eto syempre, minention niya si Nick's tape, no? Sir Nick's Enyego, no? Kung ano nga ba yung tawag doon, benefit ng accessories. No? Sabi niya dito, aside from the release mechanic, are we considering in the future other ways? Maybe SLP based, it's also good for burn. Kasi, yung burning na nangyari this time around, guys, is more of AXI. No? Ibo-burn yung AXIs. Why not, kasi parang sinasabi ito, why not SLP na lang yung i-burn, diba? Pero ay, eto ha. Eto. Hear me out, guys. Hear me out. Nararamdaman ko na bago mo i-equip tong mga accessories na to, baka gumamit tayo ng SLP. Who knows, 'di ba? Kasi sabi nila it's part, 'di ba, ng mga nakaraang AXI ko, ng mga nakaraang presentation eh. This accessories, no, makaka-contribute sa burning ng ating SLP. Who knows, 'di ba? Who knows? Or pwede rin na in the future ipambibili natin yung SLP and a portion of that SLP will be burned, 'di ba? Depende. Or pwede rin para ma-mint mo siya, kailangan ng SLP. Who knows? Pero, let's read kung ano yung sinabi ni Sir Nix dito. Sabi niya, on average, one floor AXI is worth 2,500 SLP from breeding. And that is directly going into burn by releasing. There are 550,000 AXIs in the marketplace. Maybe 300,000 or more are not good for battle. Law of supply and demand, I guess the inspiration for your question is SLP health. Which, in my opinion, it's a chicken and egg thing. Lowering existing number of AXIs on the marketplace helps with that. But of course, anything is on the table and suggestions are always welcome. It's just that currently, I think Lunasian Express could be a recurring thing. And yeah, so that's pretty much what Nix Enyego or Nix Tape said. No? Kumbaga, kickstart. No, kickstart to doon sa mga future burning mechanism. Kasi nga, nabanggit ko rin to, diba, nung nakaraan. Once na ma-burn yung ano, yung mga AXIs, okay, ma-burn yung mga AXIs, ay babawas yung supply, syempre. Now, kapag pumawas yung supply, may mga magbibreed. Okay? But here's the catch. What if yung mga na-breed mo ay meta pala sa AXI Doll, sa Mech Infinity, sa AXI War, sa Lunasian Cup, 'di ba? So there are a lot of games right there, no, na na mag-utilize ng AXI Infinity or ng mga AXIs, sorry. But who knows, 'di ba? Who knows? This is actually a good way na rin para hindi naman din tayo umabot sa peak,
No? And nakita naman natin yung resulta. We have in here, wait lang, stock natin yung sarili natin. Para dun sa mga hindi nakakalam, balik lang tayo dito, ayan. So we have in here, kung mapapansin nyo guys, this axis right here, ang floor price na niya ay $3. No? Axis hit the $3 mark. No? It just means na there is a lot of things na, alam nyo yun, mako-consider talaga when it comes to balancing this games right here. And yeah, isa yung burning ng axis na nakikita ko ring solution. Pero yun nga, 'di ba? What if meta siya sa Axidol? What if meta siya sa Mech Infinity? And it's really up to you. Oh guys, nag-burn ako ng like 13 axis for skin purposes, no? I'm hopeful na magagamit ko siya hindi lang sa Origins, no, but also to other games. Especially baka sa land gameplay, if makakalaro tayo ng land, no, or Project K, baka magamit natin siya. And yeah. So next topic tayo guys is congratulations by the way to Strider underscore 08. Ayan, maraming salamat sa mga sumali sa ating giveaway. By the way, yung giveaway na to guys, wala akong sinabi na i-like nyo, wala akong sinabi na i-retweet nyo. Pero yeah, it just naturally, ayun, no? Ayan, so nila, shout kay Nunki. Ayan, may mga nagko-congratulate. So yeah, and we have in here is play to earn dead. Ayan, so play to earn is dead, sabi ni Sir Rich Cabrera. Pero ano nga ba, Coach Rev? Ano bang perspective mo when it comes to play to earn? Patay na ba to? Ano bang meron? Ano bang concept ng play to earn ng may experience natin next year? Play and earn ba? Play and own? Ano ba? Ano ba talaga? Pero ito na, basahin natin, no? So here's why play to earn is dead along with all what it takes or along with what will take its place in Web3 gaming. Finally kicking off the next bull market in crypto and market. Play to earn doesn't just imply, it flat out promises that player, average player can earn money simply by playing the game. Average player. Meaning, mga players na hindi naman talaga players. No, like kung ano yung experience natin from the previous play to earn games, no? Yung Axie Infinity Classic, Pegaxi, Bomb Crypto, ano pa ba yung mga ano, yung Crypto Blade, 'di ba? Yung DeFi Pet, ano pa ba yung mga play to earn games na ano na nagtrending, MetaDrace, 'di ba? Yun yung mga ano, yun yung mga play to earn games na nagtrend this year, early this year. Diba? And, kung mapapansin natin guys, no? Kumbaga, pinopromote niya yung easy money concept. No? Pinopromote niya yung easy money concept. And, as a gamer, no? As a gamer, and kung mapapansin yung international community, ganun din yung perspective, nasisira yung essence ng game. No? Once na masira yung essence ng game, hindi siya healthy, of course, para sa community nung game na yon. And at the same time, no, nagkakaroon ng false hopes yung tao na kikita siya ng malaki in an easy way. Though, pwede kang kumita ng milyones. Pwede kang kumita ng milyones through gaming, no? Through streaming or through tournaments. So, mapapansin natin ngayon, Axie Origins, they are transitioning from, you know, being a play-to-earn game na adventure-adventure lang to a game na tournament-based, right? Tournament-based game ang nangyayari ngayon kay Origins. Pero eto guys ha, para sa mga gustong maglaro ng Season 2 ng Axie Origins, for sure it won't be easy. Kahit sabihin natin na, eh Coach Rev, top 40,000 naman yung kukunin eh. Coach Rev, top 50,000 naman yung kukunin. Itatry ko pa rin. Go! Feel free to try the game. Diba? Try nyo siya. But please make sure na you tried the game because you love the game. No? Yung kahit hindi ka mag-leaderboard, no? Hindi ka manghihinayang. Kasi kaya naman eh, 'di ba? Ayun naman yung concept ng game. Ako, 'di ba? Ako personally, bumili ako ng mga NBA 2K22, bumili ako ng Legend of Zelda, bumili ako ng GTA 5, nang hinayang ba ako? Hindi. 'Di ba? Ano pa ba yung mga games na binili ko na may leaderboard? Mobile Legends, bumili ako ng mga skins, ng mga Starlight, di ba? Leaderboard player ba tayo? Hindi.
Di ba? Dumali tayo sa tournament. Magkano premyo? 1,000 pesos. Ilan kami maghahati? 5. Di ba? Tig 200 kami. Tapos entrance fee, 100 pesos. Ang hinayang ba kami? Hindi. Pero, yeah, sana nag-gets guys yung point ko. So, kapag gano'n na guys yung perspective ninyo or mentality ninyo when it comes to, you know, NFT games or Web3 games, no? Web3 games. Eh, pwedeng-pwede kayong maglaro ng kahit anong mga Web3 game na ina-expect ninyo. Diba? No? Pero, kung sa tingin nyo naman, magaling naman kayo, sabihin nyo, Coach Rev, ako naman, magaling naman ako eh. Goods naman ako sa Origins, mas maganda, di ba? Di mas marami ka opportunities, ang daming tournaments ngayon. Weekly, almost daily nga, may mga Axie Origin tournaments, di ba? Pero yeah, it will no longer be an easy money concept. No? And hindi na tayo like, babalik sa time na kikita ka through tokens. No? Like, magpo-farm ka, for example, SLP. May mga nagtatanong pa rin sa akin, DM sa Facebook, no? Bukod sa mga managers na nagdi-DM ng kung ano yung Lunation code ko para pambili na, para gagamitin nila, no, sa kanilang pagbibili ng mga Axies. No, by the way, maraming salamat ka pala sa mga managers na yun, guys. So, na-appreciate ko yung paggamit yun ng Lunation code ko na Coach Rev. So, kayo din kung gusto ninyo. Pero, yeah. Yun nga, bukod sa mga doon, may mga nag-PPM din sa akin, Coach Rev, paano ba mag-form ng SLP sa Origins? Coach Rev, marami ka bang nafa-farm na SLP sa Origins? And it's, parang nagugulat na lang din ako na may, I mean, siguro, di nila alam, pero, yeah, parang ang unhealthy nun, guys, na marami-rami pa rin yung, ang aim is mag-hold ng SLP, na mag-hold ng SLP, and mangolekta ng SLP, no? Kasi, everybody's expecting a 20 peso pump, no, kahit piso pump nga. Yung piso pump, guys, kagaya na sinabi ko sa kahapon kong video, it's very unlikely. It's very, very unlikely. Now, itong mga Web3 games na to, no, yung The Beacon, Tower Conquest Metaverse, kung mapapansin nyo, they are somehow balanced, no? Kasi they are not promoting na yung, tawag doon, yung SLP earnings. Di na nila masyadong pinopromote yun. No? I mean, yung token, no? Karamihan sa mga Web3 games ngayon, almost wala pa silang token, pero NFT na yung mga characters nila. Now, Coach Rev, no? Coach Rev, paano ba, no? Ano bang silbi ng NFT na yan? So, para sa mga nagtatanong, no? So, itong NFT na to, parang collectible siya. Okay? Ang mangyayari dyan, parang magiging collectible siya. Perfect tong NFT style na to sa mga RPG, no? Yung mga rare items, 'di ba sa mga RPG, if familiar kayo guys sa RPG, may mga rare items diyan na may makukuha niyo through adventure or kapag matagal na kayo naglalaro. Now kasi sa NFT game, no? For example, nakuha kayo ng rare. No, for example, sa ano lang din eh, sa Origins, 'di ba? Nakuha kayo ng Mystic Charm. Syempre, yung price noon is sobrang ano, 'di ba? Paldo-paldo. Now, ganun yung concept, no? Ganun yung concept. Kumbaga, yung mga makukuha mo, pwede mo siyang ibenta at some point. Pero yun nga, nagkaroon ng misconception through. Hindi man misconception actually, kasi parang ganun din siya na market ata eh, no? Yung SLP natin. Pero yun nga, let's read this from Kevin Lambert. Sabi pa dito, the money comes from new players who also want to earn. Let's say a game starts out with 50% of players want to earn, they're the sellers. The other 50% of players are new and will be the buyers. So, parang ano siya, like, very unhealthy tokenomic. No? So, talagang hindi na siya making applicable in the future. Kaya nga sinabi ko, it's more of inaalis na natin yung concept na they will earn. No? They will play the game because they will earn easily. No? So, basahin natin to. Sabi niya, they will soon be, then you have 100 players who want to earn and you will need 100% of new players to be the buyers. Then you need, so, the cycle goes on and on. So, kumbaga, kaya nga, swerte yung mga nauuna sa ganung concept. Now,
No, ang nangyayari, nagkakaroon syempre ng pag-drop. Diba? Syempre, nauna ka, tapos may mga sumunod sa'yo. So, yung mga sumunod sa'yo, yun yung magagatasan mo. And ikaw, maka-ROI ka, and yung mga nagatasan mo, sila naman yung mag-expect ng mga bagong papasok. Diba? So, now, kailangan natin, hindi na siya ganong mindset. No? Yeah, let's totally revoke that mindset. No? If ever napapasok kayo sa other games, no, hindi nyo lang din pwedeng sabihin na porke tawag doon magaling kayo sa game kasi like kaya sinabi ko, diba, like top 50,000, di siya ganun ka ano eh, di siya ganun kadali yung top 50,000, no, and magastos din siya yung top 50,000 na yun. So kailangan syempre kapag naglaro kayo ng game na yun is of course dapat nag-enjoy kayo, diba? Eh, kasi nga, yun yung concept ng game. Kaya nga sabi dito ni Sir Rich Cabrera, no, na play turn is dead. Pero yeah, and we have in here, no, we have in here. Basahin natin to. From Cloud White, should we bring back any accessories from this event? If so, which ones? All of them, some in what capacity? Why do we need any back? This seem relatively easy to draw and deploy. It sounds like Masamune _ Axie has additional accessories ready. So, sabi niya dito, I did but I'm not the one who decide when it be released. Ayan. So, parang sinasabi dito na parang magkakaroon ng limited edition, no, na mga accessories. And parang i-equip siya, for example, sa mga tao na matataas na yung rank, no, sa LB or leaderboard. So, yun lang naman yun. And also, we have in here, lastly, no, from Stark, no, Stark Axie. Actually, hindi siya to, but coming from Yoan Axie to eh. No? So, from the contributor, sabi lang dito, hey all, what do you think of the cosmetic event so far? Here's my honest feedback. First of all, congrats to the team. I was pumped for accessories in the first series is pretty cool and the UI experience is great. Cannot wait to see more of them. That being said, I really do not like the way it is implemented. If you want an accessory, your only option is to release a $2 Axie to get a random one. Like you simply took the worst part of loot boxes. A thing players are fighting against since loot boxes are a thing. I understand that the objective to create Axie sinks, but I think there are better ways than a casino. A better way, in my opinion, have been to make a free battle pass containing all the common cosmetics and premium battle pass containing all the other ones. To unlock the premium one, we would have to release at least 5 axes and we could have kept the price for the top 20 releasers so that whales can still play with their bags. With this, we would maybe have less axe release, but we would have a reason to play during off-season. With the battle pass, to grind for both free and paid players instead of an event rewarding gamblers. So, yeah, technically, hindi siya naging maganda, no? Sa pananaw ng karamihan din. No, pero maganda 'yung ano eh. Maganda 'yung objective, pero hindi naging maganda 'yung execution. No, hindi naging maganda execution kasi nga there are other ways. So, isa sa mga way nga daw is Axie Battle Pass, no? Itong Axie Battle Pass na to, sinadjust na to ni Sir Nix, but parang malayo pa daw to sa katotohanan. Pero nandun na, kumbaga nakalista na to, no? Pero hindi pa rin ata siya parang naiayos. So, we might expect these things to come out by next year. No? By next year, di ko man sinasabi kasi may mga nagsabi nga na Origin Season 2 is the make or break of Axie Infinity, Origins, ganyan, or Axie Infinity. Somehow true, no? Kapag pangit si Origin Season 2, maaaring marami nang umalis. But I believe they will still keep building up until 2023, no? And yeah, if everybody's wala na, 'di ba? Parang ang dali na mag-leaderboard niya. Ang dali na mag-leaderboard sa Season 3. 'Di ba? Kahit sabihin mo na babaan nila yung premyo, parang okay, umalis kayo. As madaling mag-leaderboard ng season 23 kapag season 3, 'di ba? Kapag nagsialisa na yung mga iba sa season 2. So,
Yeah, I doubt na sobrang dami na aalis to the point na mawala na ng players yung leaderboard. So, malamang may mga aalis, may mga madi-disappoint if ever man na hindi maging maganda si Season 2. But, mataas. Mataas ang expectations ng tao sa Season 2. And hindi lang sa Pilipinas yun, ha? Pati international community. No, kasi itong mga international players na to, guys, wala silang pakialam sa SLP. Like, nakakausap ko itong mga to, wala silang pakialam kahit down si SLP, kahit down si AXS. Kasi, ano eh, parang they are aware of, ano, they are aware of what they've invested in. No, alam nila na volatile, alam nila na madaling mag-crash, no, or madaling mag-pump din, no. Kasi, siguro, meron silang financial literacy na tinatawag, financial education, yung nakita nyo sa TikTok, ganun. So, siguro, they're very aware of that. Sa atin kasi sa Pilipinas, ay, kumikita ko 15,000 sa Axie, na Jessica Sopa, di ba? Sabi, ako kumikita 100,000 sa Axie kada buwan. Eh, grabe, 100,000, 3 months ROI. Sige, tara, pasok tayo. So, without, you know, without knowing the risk of Bitcoin, cryptocurrency, di ba? So, kaya maraming deep freeze ngayon. Pero, sana, syempre, di ba? Makabawi tayong lahat. Ayan. Ako naman nakabawi naman ako sa Axie. Ang hindi lang ako nakabawi. Kasi hindi ko ina-anticipate na magiging ganun eh. No, pero it is what it is. Ano, no? Sa Pegaxi, goods pa rin naman. No? If ever man, sabi nila magkakaroon daw ng gameplay. Sana nga magkaroon. No? Excited na rin ako dun. If ever man din, itatry natin yun. And try natin mga rera. And meron daw tournament din sa Pegaxi. Mukhang may mga bago tayong tournament sa sasalian. Ha? Pero yeah, patience lang. Ako guys, laki din natalo ko sa Pegaxi. Pero yeah, patience lang. And kaya sabi ko, binata ako. You know, bumili ako na Axi like 19 ako nun. 19 pa lang ako nun. So, ilang taon na ako ngayon. So, bata pa ako nun. And kumbaga, spare money ko lang naman yun. Diba? So, yeah, ganun talaga. You win some, you lose some. So, that's life. Pero para sa iba, hopefully guys, makabawi kayo. No, if that's your last money, I pray, no, and hope na, you know, umasenso tayong lahat. Ayan. So, patience lang. Tsaga-tsaga lang muna. And let's just, you know, wait. Wala naman tayong magagawa eh. Yun ang magagawa natin ngayon. Maghintay and tumingin ng mga updates nila eh. Diba? So, it is what it is guys. So, yun lang. Buya, God bless you. And let's, of course, pray. Buya. Hello na guys. So, ito na nga yung tutorial. No? Quick tutorial lang to. No? Ito yung pinaka-technical na talaga. So, kung umabot kayo sa punto ng video na to, swerte ninyo kasi malalaman nyo kung paano talaga mas manalo sa copy trading. Okay? So, punta kayo ng copy trade. Wait. Punta kayo ng copy trade dito. And then, ang pinaka-kinukuha ko talaga guys is si Owens. Okay? Si Owens tapos yung top 5. Okay? Yun lang. Okay, wag na yung kukuha ng iba. Okay, kaso yun nga lang puno sila. So, aabangan ko muna si Owens. Pero kapag mamaya-maya, hindi si Owens. No, kukunin ko na to si Closed Week. Kasi guys, si Owens talaga sobrang solid niya. Pero again guys, ang inaano ko lang ay $10 a day. Okay, $10 lang yung tawag dun. Kinakopy trade ko, no? And pwede nyo naman siyang i-manually close. Kumbaga, kung nagtitake profit na and ayaw pang maganda na yung pasok no, or entry ni ng kung sino mang trader niyo, pwede niyo naman siyang i-manually close para di kayo matalo. So yun lang, very quick video lang to, no. So again guys, top 5, okay, top 5. Pag wala sa top 5, huwag muna, okay? Chill muna kayo. Okay? Ganun lang. So yung top 6 to top 10 medyo alanganin na ako diyan eh. Pero yeah, kung makukuha niyo si Owens na, mas mataas yung chance niyo. Pero natatalo pa rin to, guys, ha. So, not a financial advice, of course. Again, only invest what you can afford to lose. Ako, $10 a day lang ginagawa ko. So, yun lang. Snipe-snipe lang kayo sa top 5. Buya.